may kaalaman ka na patungkol sa Islam. At swerte mo, Sister Marjorie, dahil dito ka nag-abroad sa Saudi Arabia, kaya masigit mong makikita ang mga Muslim dito sa Saudi Arabia, na kung saan ay nandito ang pinanggalingan ng Islam at ang mga Muslim sa Saudi Arabia, dito sa gitnang silangan. Anumang Muslim na meron sa buong mundo, ang lahat ng pinanggalingan niyan, ang simula ay dito. Kaya, ibig sabihin nun, kumbaga ay ito yung press na Islam sa Saudi Arabia na iyong matutunan, na kung saan ay mismo ikaw ang makakatinatawag na makakasaksi sa pananampalatayang Islam dito sa bansang ito. So, ano po bang reliyon mo sa Pilipinas o bilang isang Kristiyano? Adventist po, SDA. Seventh-day Adventist. Apo. Mm-mm. So, Sister Marjorie, dumaan ka sa ano, 'di ba? Dumaan ka sa tinatawag na Pidos. Apo. Mm-mm. So, doon sa Pidos, ipinaliwanag sa inyo ang kahalagaan ng bansang ito, ano yung pupuntahan nyo, at ganun din yung batas at ang reliyon. Yes po. Opo, so yun. So, unang-una, magpasalamat tayo sa nag-iisang Diyos dahil ito ng pagkakataon nyo na makilala nyo ang tunay na Diyos na nag-iisa. Sapagkat ang kaligtasan natin ay ang pagkilala sa nag-iisang Diyos. Lahat ng sekta ng reliyong Kristiyanismo ay naniwala sila na mayroong iisang Diyos. Ganun din sa tinatawag na Judaismo, naniniwala sila sa nag-iisang Diyos. Ganun din ng Islam, naniniwala sa nag-iisang Diyos. So, ibig sabihin nun, ito yung susi ng kaligtasan, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos at pagtatakwil sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang pinakamalaking kasalanan, Sister Marjorie, ay ang pagtatambal. Tama, hindi? Tama. Halimbawa, bigyan mo ko ng halimbawa. Saan natin ma... Ang Seventh-day Adventist ay isa yan sa mga grupo ng... sekta ng reliyong Kristiyanismo na mahilig mag-aral ng Biblia. Dahil marami po ang sekta ng Kristiyanismo. Yun lang ang problema lang doon ay ang sa dami ng Kristiyano at iba-ibang sekta at grupo, kaya hindi na malaman kung alin ang totoo doon. Kaya meron tayong tinatawag na Quran, ang kapayagan kay Propeta Muhammad, sumunanaw ang kapayapaan, para i-clear ang lahat ng mga hindi natin naunawaan na mga paniniwala, especially sa nag-iisang Diyos. Ngayon, sa tinatawag na paniniwalang Seventh-day Adventist, ay wala itong pagkakaiba sa tinatawag na paniniwalang Katoliko at Baptist. Tama, di ba? Yes po. Ano ba ang paniniwala niyo sa Seventh-day Adventist? Patungkol sa Diyos. Parang same lang po ng Islam din po. Ay, hindi po same. Malayo po. Mga bawal? Hindi. Ang tinutukoy ko dito ang paniniwala sa Diyos. Hindi ba kayo nag-aral ng doktrina ng Seventh-day Adventist? Ah, kaya pala eh. Kumbaga, eh bakit ka naging Seventh-day Adventist kung hindi ka nag-aral? Naano lang po, santi ko. Ah, sama-sama ka lang. Sa auntie mo na kung saan ay, kumbaga ay, nakikiano ka lang, kumbaga nakikinig ka lang, ganun. Ah, kaya naman pala. So, ang tinatawag na Seventh-day Adventist, ang paniniwala nila, para din Katoliko, naniwala sila na Diyos, merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, tatlong persona.
Yun ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Ang Baptist, ganun din. Naniwala sila sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero hindi po sila nagkakasundo. At marami pang ibang reliyon na ganun ang paniniwala. So, ang ibig sabihin nun, paniniwala nila na may isang Diyos, kaya lang, hindi nila maunawaan ang ibig sabihin ng nag-iisang Diyos. Dahil, binibigyan nila ang katangian ng Diyos na iba-iba, at pagkatapos, pinagkakaisa nila. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ay sinasabi nilang iisa. So, ito ay isang malaking problema, sapagkat lalong maliligaw ang tao pag sinabi mo ang Diyos ay tatlo na nagkakaisa or isa na may tatlong persona. Yun. Kung babalikan natin ang katuruan ng mga propeta, ay hindi sila nagturo na ang Diyos ay tatlo. Pag binasa mo ang Biblia, wala kang mababasa sa lumang tipan na ang Diyos ay Diyos Ama. Sapagat ang Diyos, kailanman ay hindi siya tinatawag na Diyos Ama. Pero nang maisulat itong four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ay naglagay sila ng katawagan sa Diyos na Diyos Ama. Dahil bakit? Hindi nila nakikilala ang Diyos kung sino ang Diyos. Dahil sa dami ng Diyos, so para maging masunurin ang lahat ng tao, nag-isip sila ng itatawag sa Diyos. Kung ikaw sister, anong dapat itawag sa Diyos kung sa iyo ang pinaka para sumunod ang tao? Ano kaya ang pinakamainam na tawag sa Diyos? God. Ha? God. O, ang God, 'di ba? So hindi magkakaisa ang tao, hindi pa rin maging masunurin. Kung tawagin mo naman ang Diyos presidente, senador, mayor, ay hindi pa rin sila susunod. Kaya ang ginawa ng mga sumusulat, dahil para maging masunurin tayo at mapagmahal tayo, ang Diyos sumulat ang mga manunulat. Sila ang nag-imbento ng katawagan sa Diyos, tinawag nila itong Diyos Ama. Kasi ang pagiging ama ay parang anak ka na masunurin ka sa iyong ama. Siyempre, mas sinusunod mo yung ama kaysa sa sino mang mga tao. So, ito ay imbento nilang pangalan. Inventong katawagan. Hindi ito pangalan, kundi imbento nilang katawagan sa Diyos na hindi dapat tawagin ang Diyos na Diyos Ama, sapagat ang Diyos Ama ay tumutukoy ito sa pantawag sa tao. Tulad natin, majority, meron tayong ama, kaya ang tawag natin sa ating ama ay ama, di ba? Hindi naman pangalan yung ama. Kasi yung ating ama, may mga pangalan sila. Kaya yung ama, hindi ito pangalan. Ang Diyos may pangalan. Hindi ama ang pangalan ng Diyos. Kaya ipinadala itong Quran, Marjorie, para ipakilala sa atin kung sino yung Diyos na dapat nating kilalanin at dapat nating sundin. So sa Islam, ang pangalan ng Diyos ay Allah. Oh, ito yung pangalang pantangin ni Allah na ang tawag sa kanya ay Allah. Ibig sabihin ng Allah, ang nag-iisang tunay na Diyos. Ito yung mababasa natin sa Quran. Kung magkaroon ka ng Quran na sinabi ni Allah sa maluhating Quran, sa chapter 47, verse 19, sabi niya, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. So, binanggit ng ating Panginoong Diyos na si Allah sa maluhating Quran, sabi niya, dapat kayong magkaroon ng kaalaman. Kaya inyong maalaman na la ilaha illallah, ang ibig sabihin, itakwil nyo ang mga Diyos-Diyosan na imbento ng tao at tanggapin nyo ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya, ibig sabihin, unahin nyo, bago kayo humingi ng kapatawaran, dapat ninyong maalaman muna kung sino si Allah. So, dapat magkaroon tayo ng knowledge, kaalaman, dahil pagkatapos natin magkaroon ng kaalaman, katulad ngayon, nag-aral kayo, nakikinig kayo,
So, dapat magkaroon ka muna ng kaalaman na pangunawa na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay marami, hindi lamang isa ang Diyos na inimbento ng tao. Kaya lahat ng inimbento ng tao, dapat ito'y maitakwil at kilalanin lamang natin yung tunay na Diyos na milika ng langit at lupa. Ito'y walang iba kundi si Allah Majori, sapagkat simula ng nilika ang langit at lupa, ang pangalan ng Diyos ay Allah. At ang simula ng tao na kung saan ay pagkatapos likain ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay, inuna niya ang mga bagay-bagay na pangangailangan ng tao, saka naman niya nilika ang tao na si Adan at Eva. Dahil upang sila ay mamuhay, kung meron ng mga bagay na pangangailangan ang tao, so ibig sabihin, kahit iwanan si Adan at Eva, mabubuhay sila dahil meron ng tubig, may hangin, may prutas, may hayop, may isda, mabubuhay sila. Diba? Yes, po. Yun. So ibig sabihin, Sister Marjorie, kaya ang unang tao ay dito sa Middle East. Ito, dito ang unang tinatawag na henerasyon ng tao sa Middle East. Kaya noon pa man, ang reliyon dito sa Middle East ay Islam. At ang kanilang Diyos na sinasamba ay walang iba kundi si Allah. Dito nagsimula ang reliyon, kaya kaya hanggang sa huling panahon, matatapos ang reliyon dito rin sa Middle East. Kaya ang reliyon natin ngayon dito sa Middle East ay Islam din, sapagkat dito nag-umpisa, dito rin siya matatapos. Pag sinabing dito magtatapos, yun ang ibig sabihin na magugunaw o mamamatay na tayong lahat, doon na matatapos ang Islam dahil wala na ang lahat ng tao. Yun yun. Kaya ibig sabihin, bago tayo pumanaw at bago dumating ang mga palatandaan ng pagdating ng tinatawag na, halimbawa, ang pagdating ng Antichrist at ang pagdating ni Jesus, so, bago sila dumating, kailangan Muslim na tayo, nakayakap na tayo sa Islam. Dahil kapag dumating yung panahon na abutan tayo ng mga palatandaan na yun, halimbawa, dumating na yung Antichrist, yung magkukunwaring Kristo, so wala na tayong pag-asang humingi ng kapatawaran. Dahil bakit? Dahil dumating na yung mga tinatawag na mga palatandaan na dapat ay hindi natin maabutan. Dahil pag iyon ay dumating at hindi ka pa Muslim, hindi ka pa yumakap sa Islam, so hindi na, dahil sa panahon na yaon, ang tao madadaya ni Satanas, madadaya ni ng Antichrist. So magpapakilala siyang siya si Jesus, then pangalawa, sabihin niya siya ang Diyos. So maniniwala ang tao sa kanya, pero ang katotohanan hindi siya ang Diyos. Ipapakita niya yung paraiso, ipapakita niya yung impyerno, na kung saan ang paraiso ay yung pala ang impyerno at ang impyerno ay yun pala ang paraiso. So, dadayain niya ang tao. So, ang tao sa panahon na yon, madadaya talaga. Madadaya, maliban sa mga may matatag na pananampalataya sa Islam. So, pag dumating yon, wala na tayong pag-asa sa panahon na yon kapag ang isang tao ay inabutan na siya ay Kristiyano o siya ay Hindus o Buddhist ang kanilang reliyon. Kahit yumakap pa sila sa Islam, ay hindi na yung tatanggapin dahil bakit? Tapos na ang pagsubok sa tao. Dahil ang pagsubok sa tao sa ngayon, ano ang kanyang pagkilala sa Diyos? Ano ang pagkilala niya sa mga propeta? Ano ang pagkilala niya kay Jesus? Anong pagkilala niya kay Adan, kay Eva? Anong pagkilala nila kay Muhammad? So dapat ngayon pa lamang alam na natin kung anong pagkilala natin sa mga paniniwala nito at tanggapin natin ang katotohanan. Kung anong katotohanan bago tayo abutan ng kamatayan or bago tayo abutan ng mga palatandaan na kung saan kapag dumating yun ay hindi na tatanggapin ang ating pananampalataya. Yun. Kaya ang payo sa atin ng Diyos, itakwil natin ang mga Diyos-Diyosan at tanggapin natin yung tunay na nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Allah. Yun ang dapat mo gawin, Marjorie. Tinan mo kami, tulad ko, hoy, dati akong Kristiyano, pero niyakap ko yung Islam dahil ito ang katotohanan. Kaya kahit na kumikita ako sa pagiging Kristiyano at maraming mga pwedeng makuha doon sa pagiging Kristiyano, eh hindi yun mahalaga.
Dahil ang buhay ay maiksi lamang. Paano kung abutan tayo ng kamatayan, eh mali ang reliyon natin. Kaya mas mainam nang nasa Islam tayo, nandito yung kaligayahan, nandito ang katotohanan. Pangalawa, kailangan kilalanin natin ang lahat ng propeta mula kay Adan, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus Christ, hanggang kay Muhammad. Dahil isa ang kanilang mga tinuturo o pinapangaral ang ipakilala ang nag-iisang Diyos. Yun ang trabaho ng mga propeta at mga sugo. So, si Jesus ay isang propeta at sugo, anak ni Maria, hindi siya anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nanganganak. Ang Diyos ay hindi tao, hindi din siya hayop. Si Jesus ay tao, ipinanganak ni Maria, ibig sabihin, dahil siya ay ipinanganak ni Maria, si Maria ay tao, natural ang lalabas kay Maria, tao. Di ba? Yes, oh. Kaya ang Diyos, hindi siya nagkakaroon ng anak o asawa dahil hindi naman siya tao. Dahil ang tao, nilikha niya. Kaya nga, inuna niya si Adan eh. Si Adan, nilikha niya, walang ama at ina. Si Eva ay nilikha niya na walang pinanggalingang sinapupunan sapagkat si Adan ay lalaki. Then, nilikha niya si Jesus mula kay Maria na walang ama. Ibig sabihin, ang Diyos na tunay, nag-iisa, wala siyang pinanggalingan. Sapagkat siya, nandyan na nung wala pa tayong lahat, wala pang langit at lupa, ang Diyos nandyan na. Dahil siya ang nagmemeari ng lahat, kanya ang simula, ibig sabihin, walang nauna sa kanya. Nandyan na siya. At lahat tayo mawawala, ang Diyos ay matitira. Kaya merong tinatawag na araw ng muling pagkabuhay dahil bubuhayin lahat ng mga namatay para naman sa araw ng paghukom. Kung sino ang ilalagay sa impyerno para parusahan at kung sino ang ilalagay sa paraiso para sila ay gantimpalaan. Kaya ipinadala ang huling propetang si Muhammad dahil si Muhammad ang huling sugo at propeta upang ipahayag sa kanya ang katotohanan kung sino talaga ang tunay na Diyos, ano ang pagkakaiba ng nilikha, ano ang pagkakaiba ni Jesus sa Diyos. Dahil ang Kristiyano lang ang sumasamba kay Jesus. Yung mga tinatawag na angkan ng Israel na lahi ni Jesus, tinakwil siya. Hindi siya tinanggap bilang isang propeta at sugo. Alam nila na si Jesus ay propeta at sugo, pero talagang masuwayin talaga ang angkan ng Israel. Dahil pinagpapatay nila ang mga propeta. Si Daniel, si John the Baptist, pinugutan nilang ng ulo. Si Jesus Christ ay gusto nilang ipako sa krus, pero niligtas ni Allah si Jesus Christ at naglagay si Allah ng isang kamukha ni Jesus at ito ang kanilang napatay at naipako sa krus. Ang akala nila, nagtagumpay sila na maipako at mapatay si Jesus. Kaya nagmalaki ang mga angkan ng Israel na ang sabi nila, mahal kami ng Diyos dahil natupad yung gusto namin na mapatay si Jesus. Ibig sabihin, akala nila, masigit silang pinapanigan ng Diyos kaysa kay Jesus na hindi nila alam na si Jesus ay iniligtas ng Diyos dahil si Jesus ay meron pang misyon at siya isang pagsubok para sa kapanahonan natin kung ano ang ating paniniwala patungkol kay Jesus sumananawang kapayapaan. Na hindi ito may papaliwanag ng sino man kung wala ang Quran, kung wala si Muhammad, kung hindi dumating huling propetang si Muhammad at nangaral, ipinayag sa kanyang Quran, hindi natin makikilala ang tunay na Jesus sapagkat ang Biblia ay wala na doon ang tunay na turo patungkol sa Diyos at patungkol kay Jesus dahil ito ay ang mga sumulat ay kanilang nilapastanganan ang Diyos at ang propetang si Jesus. Kaya tanging Christian lamang ang tinataas ang kalagayan ni Jesus pero tingnan mo, hindi sila nagkakasundo. Ang Katoliko, ang Seventh-day Adventist, ang Baptist, ang Born Again, ang Mormons, maraming sekta ng reliyon na Kristyanismo, hindi yan nagkakasundo, pero iisa ang kanilang binabasa, Biblia. So, ibig sabihin nun, Sister Marjorie, ang kaligtasan natin ay ang pagtanggap sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Propeta Muhammad para ikaw ay magkaroon ng tinatawag na tunay na reliyon at kaligtasan sa araw na tayo'y abutan ng kamatayan. Dahil lahat tayo'y abutan ng kamatayan, Marjorie. Yes po.
ang kamatayan ay walang awa. Kahit na sanggol, kahit na satiyan pa, kahit bagong silang pa, kahit mahal na mahal mo pa yan, kahit walang sakit pa, matanda, bata, dalaga, binata, hindi naawa ang kamatayan sa sino man. Kaya, kung tayo ay abutan ng kamatayan na wala pa tayo sa Islam, yun ang malaking problema. Kaya sabi ni Allah, huwag kayong abutan ng kamatayan na kayo ay hindi pa mga Muslim. Sabi niya, Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi ni Allah na o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah, pangambahan niyo si Allah, huwag kayong abutan ng kamatayan na kayo ay hindi mga Muslim at hindi Islam ang inyong reliyon. Ibig sabihin, kahit Muslim, mamamatay rin. Pero ang importante, ibig sabihin nun, mamamatay tayong lahat, ang mahalaga, tama ang reliyon natin. Tayo ay nasa loob ng Islam. Kaya pag sino mang abutan ng kamatayan na Islam ang kanyang reliyon, ay tayo ay papasok sa paraiso at hindi tayo paparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya tingnan mo yung kinuwento na namin kanina na patungkol sa isang lalaki na kung saan ay hindi siya nagtambal, sinamba lamang niya ang nag-isang Diyos, pero sumuway siya sa kanyang magulang. So muntik siyang masunog dahil siya ay nagkaroon ng pagkakasala sa kanyang kanyang magulang. Nang ibig sabihin nun, mapaparusahan siya pero mapapalaya rin siya. Ang tanong, kung ilang taon ka sa loob ng impyerno kung susuwayin mo ang iyong mga magulang, sapagkat ang pinakamalaking kasalanan, maljury, ay iyong pagtatambal o pagsuway kay Allah. Kaya dapat kilalanin mo ang nag-isang tunay na Diyos na si Allah at tanggapin mo si Muhammad bilang isang sugat propeta para magkaroon ka ng kaligtasan sa buhay mo. Dito tayo babawi. Kung tayo pobre man, dito sa Islam, yayaman tayo sa pananampalataya dahil yun ang pinakamahalaga. Kaya, umpisan mo sa sarili mo, Sister Marjorie, dito pa lamang sa Saudi Arabia, tanggapin mo yung Islam, yakapin mo ang Islam bilang yung reliyon, tanggapin mo ang nag-isang Diyos na si Allah, tanggapin mo si Muhammad bilang sugat propeta ni Allah, at unti-unti mo itong isabuhay habang nandito ka sa Saudi Arabia. So, malinaw sa'yo, Sister Marjorie? Apo. So, ganyan, ay gawin natin, Sister Marjorie, inanyayahan ka namin, tanggapin mo yung Islam ng katapatan at tunay, dalisay, then ituturo namin sa inyo ang paraan ng pagyakap sa Islam. Ito'y tinatawag sa wikang Arabic na shahada. O shahadatain. Ibig sabihin, ito yung pagsaksi, pagtanggap, upang siya'y maging isang Muslim na tinanggap niya ng bukal sa kalooban ang pananampalatayang Islam. Okay, Sister Marjorie? Okay, tawagin natin si Sister, sino bang pangalan nun? Sister Aisha? Yeah, okay? Nandiyan pa ba siya? Okay, salamu alaikum. Naam, here, you read dun al aslim ala al-Islam, inshallah. So, want to accept Islam now? Naam, yeah, naam, okay. What is your name? Marjorie. Why, Marjorie? So Marjorie, sundin mo lang po si yung ating sister sa kanyang ituturo sa iyo at kanyang mga katanungan. Yes, ma'am. Marjorie, can I talk with you, madam? Yes, ma'am. Okay. Wait, السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبتي. أنت تقولين أنت العاملة؟ نعم. أنت من أي مدينة؟ أنت عائشة؟ إيه حبيبتي، أنا عائشة. عائشة، أنا ميرنا. نعم؟ أنا ميرنا بتواصل معك عن طريق الواتساب، تذكرتيني أنا من قطر. أها، يلا حيها. أسبي حبيبتي.
Yes. السلام عائشة. يلا يا عائشة أنا معاكي. حبيبتي تلقنيها أنت الشهادة ولا لقنها؟ لا لا توكلي على الله ولقنيها أنت الشهادة. أوكي بالله ذكريني باسمها. مارجري اسمها مارجري. مارجري are you hear me? Yes ma'am. My dear I will say شهادة and repeat after me one by one okay? Yes madam. When you don't hear me tell me it's okay? Madam. أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله الله أكبر يعني الله أكبر لا إله إلا الله شيخ مسلمين sa sister Marjorie ang ibig sabihin noon ikaw ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah lamang na walang katambal na tinatanggap mo at ikaw rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah na tinatanggap mo at ikaw rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay propeta at sugo ni Allah na isinugo sa angkan ng Israel. Kaya ngayon ikaw ay isa ng Muslim na kapatid namin sa panampalatayang Islam at sinabi ni Propeta Muhammad Sallam na sino man yumakap sa Islam, tinanggap niyang Islam bilang kanyang reliyon at pananampalataya at naging Muslim siya, siya ay pinapatawad ni Allah at siya ay papasukin niya sa paraiso ng masaya at maligaya. Kaya welcome sa Islam, Sister Marjorie. Ngayon magkakapatid tayo sa panampalatayang Islam. بالضبط حبيبتي هذه عامله جديد عندك؟ نعم حبيبتي العامله هذيك ابشرك انها تجوزت واحد مسلم راحت وتجوزت واحد مسلم ما شاء الله ما شاء الله نسال الله ان يجعلنا وياك من فاتيح خير وخير يا رب الله يفتحها حتى اتاكد حتى اتاكد انت اللي قلتي لي عندكم عاملات اثيوبيات تذكرين؟ نعم نعم حبيبتي ها اوكي لازلت والله في موضوع الداعيه الاثيوبي لكن ان شاء الله بتيسر حبيبتي الان العامله راح نضيفها في جروب المسلم الجديد ان حبينا رقمها او برقمك اللي ودك فيه اوكي رقمها هي ببعث لك رقمها هي اوكي استاذه فاطمه خان راح تبدا معها خطوه بخطوه لحظه بالله خليش معي شوي شيخ مسلمين وين يو وونت تو ليف از راي اوكي اوكي شكرا شيخ جزاك الله خير اوكي جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
So, alhamdulillah, itong isang kababayan natin na taga Mindanao, isang Bisaya, ang taus-pusong yumakap sa Islam ngayon, si Sister Marjorie. Naway gabayan siya ni Allah at patatagin siya sa pananampalatayan Islam. At naway gawin Allah sa atin ito na isang, sa akin ito na maging isang mabuting gawa sa kabilang buhay. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.